Perry. Hello po. Magandang araw po sa ating lahat. This is Brololo is thinking again. Shout out everyone. Nandito po tayo sa isang video reaction regarding sa pag-charity ni Rowel of Malala. Gano po. So kumbaga, nasubaybayan naman natin mula dun sa mga katuruan ni Kuya Bal sa kanya, pag-guide sa kanya. Marami siyang natutunan sa pamamaraan ng pagbibigay tulong sa ating mga kapuspalad na kababayan. And as of now, despite of sabi nga po ay mga kritiko, mga pagtuligsan yung natatanggap, ay patuloy si Rowel of Malalag sa pagbibigay ng tulong sa ating mga kapuspalad na kababayan. Sabi nga, hanggat ang layunin na may tunay, hanggat naniniwala ka dun sa iyong advokasya, kahit sino naman ang tumira sa iyo, kahit sino naman ang umatake sa iyo, basta't alam mo sa sarili mo na ito yung panuntunan ng buhay ko, wala akong pakialam sa mga sasabihin nyo hanggat yan ay walang basihan at hindi katanggap-tanggap sa mga ikinikilos ko. Ano, so by the way guys, bigyan natin ng reaction yung mga video ni Ate Christy. May magbibigay ng lote kay Ate Christy. Kaya ako ito iriria kasi isa ito sa mga nasubaybayan ko sa mga charity work si Dudong. So, umpisahan natin guys. Samahan niyo po ako. I-react natin to. So, this is it guys. This is for Lolo's Thinking Again. Shout out everyone. Ito kasi nga po, merong isang gustong tutulong po sa inyo. Ay, salamat. Diba? So, mga ganung pamaraan, ano po? Diba? As a charity vlogger, guys, ano, lalo na po at sabi nga, you are making content to, sabi nga, ay para maging tulay. Ano po? Kasi yun yung nakikita kong essence as a charity vlogger. Nagsisilbi kang tulay para doon sa mga tao mabubuti ang puso. Ano po? Kumbaga, ikaw yung nag-uugnay doon sa mga taong gusto tumulong at doon sa mga taong sabi nga ay pwedeng tulungan. Kailangan tulungan. Kumbaga minsan, may mga pagtuligsa na makamaririnig. Pero sabi nga po yung resulta ng yung mga pagkilos sa magiging batayan. Kung ikaw ba ay nakagawa ng malaking impact doon sa komunidad. Ano po, hindi yung kuda lang ng kuda. Explain dito, explain doon. The question is, did you create a good impact to your own community? Baka naman wala ka pang nagagawa, wala ka pang napapatunayan, then you have no right. Ano po? You have no right to sabi nga, criticize others, lalo na't wala ka namang basehan. Ano po? Why? Kasi before you give critics to others, dapat naranasan mo siya, dapat na-experience mo siya. Ano po? So, this is it guys. At nakikita naman natin how Rowel of Malalag dealing with these kinds of criticism and hindi nakahahad lang sa kanyang mga layunin ang mga bagay na yun. So, ituloy natin to guys ha, para medyo maging makabuluhan. Ano po? Kasi mas makita natin yung kabuluhan pagiging isang charity vlogger na Rowel of Malalag. Ituloy natin to. Ayun, so, napayak si ate. Yeah. Grabe yon. Walang iyakan natin. Grabe naman yun. Anong pangalan mo? Kinchal Mendoza. Kinchal Mendoza. Kumusta man ang buhay niyo dito? Ganun pa rin? Di ka na nag-aral? Di pa ba? Tawagan mo. Dito nga, doon mamating yun. Andito ka. Ba't di kayo nag-aral? Di pa kayo na-enroll? Nay, ano po naman yung birth certificate me? May birth na kayo? Wala pa? Okay na pa. Okay na yung birth certificate nyo?
kinukuha na po ni mama. So bakit di ba kayo na-enroll? And ano ko sa totoo lang, hindi sa dahil reactor ako or depender ni Dudong. Kasi the way he, ano, he communicate, the way he hold these children. At alam ko mga anak ito ni Ate Christiana po. So wala yung pagkailang, wala yung sabi nga, sabihin na naman ng kritiko. Eh nasa harap ng camera eh. Sa akin kasi, alam naman natin kung saan ang galing si Dudong, di ba? Hindi naman siya galing doon sa mariwasang pamilya na sabi nga po ay namulat na agad sa marangyang pamumuhay. Ano po. So, kung ganito kasi, mas masarap kasing ano, mas masarap na wag ilayo yung sarili mo kung saan ka nang galing. Kasi sometimes, in order to maintain your good personality, ano po, dapat lagi kang nare-remind kung saan ka nang galing. By means of what? By means of looking to those people na kagaya ng pinanggalingan mo. Di ba? So, mahirap kasi minsan may mga tao na nakatikim lang ng konting ginhawa, naging social climber na, ano po, kumbaga parang dikit dito dun sa mga sikat, dikit dito dun sa mga mayayaman, dikit dito dun sa mga alam niyang, sabi nga, hihila sa kanya para umangat ang kanyang pangalan. Ano po? Yung mga bagay na sa tingin ko as a Ruel of Malalang is nakikita ko yung humbleness, ano po, yung pagiging malapit niya dun sa tinatawag na masa, ano po, dun sa mga taong kailangan tulungan. Tuloy natin guys. Ikaw, anong grade ka na sana? Kung ma-school ka. Ay, grade 1 ka na sana. Grade 1 na. Grade 5? Kailan lang kayo? Sayang, gusto mo mag-aral? Sabihin mo na, baby. Oo, sabihin mo. Ikaw, gusto mo na mag-aral? Ba't di pa kayo na-enroll? Anong trabaho ni mama mo? Wala pa rin? Wala pa rin sa trabaho? Dito ka mga po. Ay, siyempre, may tatanong sana kami kay Ate Christy sana, no? Kasi nga, meron pong isang sponsor, no? Na gusto magpatanong sa kanila. Ano, kumusta yung tirahan nyo dito? Ayos lang po. Gusto nyo dito habang buhay? Hindi. Ewan ko. Ewan ko. Ano, ewan? Para sa iyo, para sa iyo lang. Gusto mo habang buhay dito nakatira? Hindi. Yun. Ayan siya. Pinsan mo yun, di ba? Ito, tinatanong kita. Gusto mo ito habang buhay nakatira? Ganitong bahay? Ayaw mo? Gusto mo makalipat sa magandang bahay? Ewan ko. Ilan taon ka na? 11 po. 11, ba't di ka na? Yung sarap balikan yung pagiging bata, ano po. Baga napaka simpleng pangarap lang. Yung simpleng nais lang sa buhay. So hindi naghahangad ng nung bata pa, di ba? Para masaya na tayo pag nabigyan tayo ng konting pasalubong ni tatay at ni nanay. Ano po. And ito mga batang to. So it is a reflections of baga parang sa nakikita naman natin, they are contente, contento sila sa kung ano yung meron sila ngayon. Pero siguro pag edad-edad nila, they will aim for something better. Ano po? So tuloy natin guys. Nagsasalita. Huwag kang mahiya. Nakilala ka ng mga viewers natin. Mm-hmm. Kailan birthday mo? January po. January 4. Tapos na po lang. Lagpas na. Hindi kami nakapunta. Ito, kailan birthday mo? Mag-birthday na ako. Maka-birthday na ako? Birthday ka na kailan? Kailan birthday niya? Ayaw niya magharap sa camera. No? Bira ka. Tingin ka doon. So ngayon, surupog man. Mahanap kami ng lote niyo. Mahanap kami na inyong lote. Gusto mo? Gusto mo may sarili kayong bahay? Diba? Ano masabi mo sa sponsor? Maraming salamat po. Kasi gusto niya, hanapan daw kayo ng lote na papagawaan ng bahay. So ano masabi mo sa kanila? Thank you po ha. Maraming salamat po. So bigyan natin ng isang masigabong palakpakan na. Kung baga, nakita niyo yun, yun talaga mga taong may means na wala namang capacity to being a charity vlogger. As a vlogger, wala silang kapasidad. They maybe technically, yung mga hindrances, technical aspect, or maybe they're too busy to do this kind. Ano po.
Pero mga tao kasi na nais lang tumulong. They do not want to, kumbaga ayaw nilang ma-expose. And these kinds of charity bloggers, especially Ruel of Malalag, Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, so sila yung nagiging way para maipaabot ng mga taong may busilak ang puso na matulungan naman yung mga taong kailangan tulungan. And mamaya, mamaya siguro or in my live siguro mapag-usapan pa ng mas broad yung kung ano ba yung konsepto as a charity vlogger. So tuloy natin ito guys. Alak po ng bahay lang mga kalingap, no? Mukhang isang linggo na yata wala si Mama dito. Kanina lang po. Kanina lang? At ang kalat. Hindi kayo naglilinis. Naglilinis na po kami dito. Kanina. Puro ako kasi siguro laro. Napagalitan ba ni Dudong? So ayun, may ibibigay ako sa inyo. Kayo na lang matanggap, ha? O ayun, oh, galing kay Tita Arlene yan. Anong masabi mo kay Tita Arlene? Maraming salamat po. Microphone yan. Sige. Ayun, Tita Arlene. No, no, si Tita Arlene Bergado ngayon. Galing yan sa Tita kanya. Tita Arlene Bergado, salamat po. Kay Ate Christy. Sa pamilya niya. Ay, grabe, oh. Dami. Di ba? That's it. This is the way it is. Pagkain. So, nakakalungkot lang isipin, ano. Sometimes, in order to gain views, ano po, yung iba, hindi ko naman nila lahat. So, may mga tao na for the views talaga, ano po. So, they are looking for something to create issues, to criticize, to ignite, to, sabi nga ay using those epic constructive criticism, ano po. So, no hurt feelings daw. It's just the way it is. So, ito po yung totoo. Ito yung ganito. Ito yung ganito. So, I don't know. Maybe pag-usapan natin in a broad, ano, broad perspectives yung mga bagay na ganun mamaya. Or sa aking live, ano po. So, tuloy natin na, guys. Ito, kilala mo. Alam mo ito? Ano ito? Bird brand. Bird brand. Siyempre, bird brand. Ako guys, ano eh. Laki ako sa nido eh. Nido. Nidurog na bigas. Ito, sino makapig? Pala, no, Nakakapig ka? Iwan ko. Iwan ko. Ay, ikaw, makakapig ka? Mahihayin si Tuto eh. Pati si Duki. Masagot yung aso. Dito ka. Alam, natupo dyan, no? Gusto nyo din, mano? May sama sa vlog. Extra si Duki Bawawo. Sa camera. Kayo. Ayaw magtingin. Ganun laman ng rep niya. Grabe, meron cake, oh. Hindi naubos yung cake. Dami pang mga... Mama! Oo. Dami pang mga ano, mga chocolates. Bakal makita. Saan yung galing yung mga chocolates niya? Iwan ko. Iwan ko. Iwan! Ay, yung bigas pala natin, no? Para sa kanila. So ngayon, magsasaing ka na. Marunong ka na magsaing? Uy, sino nagsaing nun? Ako. Ikaw? Ako. Di man hila ko yan. Na-check mo. Ay, grabe. Pwede ka na mag-asawa. Pwede na mag-asawa si Toto. Awagan mo lang yan. Awagan mo lang. Ay, grabe. Oh, may sinahin na. Ang galing. Ni Charles. Kasi ano eh. Pero alam nyo, ako sa totoo lang. In my own perspective, in my own experience. Kasi... ako din po yung bata na hinubog ng panahon since bata pa lang. Hanggang marunong na akong maghanap buhay para sa sarili ko. And I always, hindi ako magsasamang ikwento yun. Hindi para ipagyabang or ipagmalaki or whatever na kung ano yung narating ko sa buhay. I just want to inspire other people na kahit anong hirap yung pinagdaanan mo, lalo ng panahong bata ka pa. So hindi yun hindrance para maabot mo yung mga pangarap mo. Ano po? So kumbaga... in the essence of tawag dito yung pinatibay ka ng panahon yung hindi ka kayang basta pasukuin gaya nila itong mga batang to saan man sila makarating yan tulad yan marunong na magsaing marunong mag kahit pa paano marunong mag gumawa ng gawaing bahay ano po so nakatutulong na sa magulang so what more pa na kung matuto pa sila in other way of halba formal education whatever. So, magiging puhunan yan pagdating ng araw na maari mong gawing sandalan para marating mo yung mga tagumpay na hinahangad mo. Kasi sa mga ganitong uri ng hirap ng buhay, baga
ang naiipon mo diyan ayan eh. Ang naiipon mo diyan ay yung resiliency, yung tibay, ano po. So sometimes ang nagiging problema naman ng ibang Pinoy is medyo dahil sa hirap na dinanas, mas nagiging ano sila, mas nagiging nagiging parang naging negative thinker ano po. May mga ganun, may mga ganun. Pero mostly, pag nakaranas ng hirap, mas pinipili na umahon. Kasi sabi nga, if it is right to tell this, pero marami nagsasabi na hindi mo kasalanan na ipinanganak kang mahirap. Ano po? Pero pag namatay kang mahirap, it's your fault na. Diba? Kasalanan mo na yun. Tutuloy natin, guys. Saan, King Charles? Ito, ano pangalan to? Ito ka lang. Ano pangalan mo? Prince Daniel po yan. Prince Daniel. Opo, ganda ng pangalan. Dad, opo ka sa baba. Agoy. Opo. Nagsiksik na kay Dudong. Opo ka. Yan. Siyempre, may Pudgy Bar dito. Pudgy Bar. Bigyan mo si ano, pinsan. Ang pangalan niya? May sarong sa akong bigas. Jim. The best. Ano pangalan? James. Anong Jim? James. Ay grabe, dami pa ng mga biscuit dito. Dami. Grocery. Gusto mo yung binigay namin? Opo. So, ano masasabi mo kay mama mo? Bakit umalis? Wanto. Ano masasabi mo sa kanya? Ingat sila, usahan mo sila ngayon. Win mo. Sana mauwi na dito. Ito po. Ikaw na, ikaw ang kuya. Sige na, anong message mo kay mama mo? Yan ang nanonood din si Ate Christy. Sige. Yan po. Sige na. Yeah, si Tutoy. Sige na, masalita ka na. Ito po. O, yung aso na lang. Aso na lang. Bawawaw. Ayan o. Ano masabi mo? Aso. Oh, sabi niya mag-iingat si daw. Dugi. Ito po, aso matalino. Nakatingin. Attitude. Grabe. Yan pala yung nagbabantay sa inyo dito. Kala namin wala nang tao nakatira dito. Sino nagawa niyo yung ano niyo? Ang yung mga yero-yero diyan. Tita po. Si tita mo. Delikado man yan, biglang babagsak yan. Grabe. Grabe yung bahay na mga kalinga pa. Yeah. Pero at least, diba? Hindi natin naabutan si Ate Christy, mga kalinga. May cemento naman. So, unahan po, magtatanong po tayo doon mga kalinga kung meron bang mga lote dito na medyo affordable, no? Kasi may nagpapatanong po na isang sponsor mga kalinga na gusto nice. Pong tulungan sila Christy. Nice. Mga anak, lalo na po na maliliit pa lang mga kalingap. Kaya po, ngayon po, no, maghahanap tayo ng magiging lote po nila mga kalingap. If ever man na may lote dito, so papagawan po natin ng bahay. No. Yan po ang ating plano po para sa pamilya po ni Ate Christy. Isipin nyo yan, yung generosity ng ibang tao. No? So, hindi basta, hindi biro ang bumili ng lupa sa ngayon. Although, sa part siguro ng Daet, may mga mura pa. Sa amin kasi may mura pa sa part ng Quezon. May sa tinubuang bayan ko. May mga mura pa doon. Pero mostly ranging from hindi ka na makakabili ng 100 square meter na 10,000 lang. Diba? So, kumbaga, siguro minimum of sa mga probinsya, mga 30,000, 20,000, 100 square meter. Ano? Pero hindi birong pera. Hindi birong, birong pera yun, guys. Ano? So, kumbaga, effort talaga yan from the sponsors to give money like that na sabi nga kaya magbibigay is in order to sabi nga genuinely ano po help other people, walang iba, walang hinihingi kapalit kasi they are not vloggers ano po, they are not kung ano pa man. So baga nagiging tulay lang si Dudong ano po. So ang nagiging beneficial dun sa mga bagay na ginagawa ni Dudong at saka ng mga react ng mga sponsors is yung mga sabi nga po ay beneficiaries, di ba? So si Dudong po, si Ruel of Malalag, si Kuya Bal, si Kalinga Prob at yung iba pang Kalinga charity vloggers is nagiging tulay lamang para sabi nga po ay may ipaabot ng mga taong gustong tumulong, yung tulong nilang nais ibigay. Okay, so yun guys, so tuloy natin
No. Nasa gayon po, hindi na po sa makakatira sa ganitong bahay, mga kalinga po yan po. Ito po yung higaan nyo dito. Ba't wala nang daan sa likod? Daan sa likod? Daan? Yun si James, oh. Hindi ka nagpaalam sa mama mo? Nagpaalam. Oh, ba't nangiyak ka dito, mga kalinga? Adoy, tupog man. So, dito mga kalinga, no? Di ba may mga ahas na nahulog dito? Simpleng buhay. Di ba may isang beses na may ahas na nahulog? Uy! Itong tungan yung ahas. Nagagat ka? Natakot siya eh. Palakat yung ahas. Pinapakal mo kasi. Diyan lang siya kanina, nakaupo. Dinistorbo. Yung mama niya. Nagdodong ha, di ba? Galon-galon lang upuan. So ayun, papunta na si mama mo. Sa mga viewers ngayon, anong message mo sa kanila? Salamat po. Salamat. Maraming salamat po. Dahil natulungan kami. Dahil natulungan kami. Papakabait na ako. Okay. Mag-aaral. So ayun po, hihintayin muna natin saglit si Ate Christy, mga kalinga. Para naman po. Pero hoping ano, sa akin na, hoping that this tutoy is makapag-aral ano po. So is malaking bagay kasi. Ako hindi kasi ako na eh. Hindi ako sampalataya doon sa sinasabi ng iba. Na diskarte lang, huwag na mag-aral. Kasi kalimitan ngayon yung mga influencers na lumilitaw ng mga nagtagumpay sa buhay. They're always telling to others na ganito ang gawin nyo, diskarte na lang, hindi na kailangan yung school na yan, hindi na ako babalik sa school, ganyan, ganyan, ganyan. Yung mga nagtagumpay, ano po. Remember guys, we are different people. We have different resiliency, different mindset, different culture na kinalakhan. Kumbaga, magkakaiba tayo ng ano eh, magkakaiba tayo ng panuntunan sa buhay. So hindi naman ituturo sa inyo na literally, ano po? Hindi ituturo sa inyo literally ng mga taong nagtagumpay yung mga diskarte nilang ginawa. Kasi ang buhay is trial and error. At 'wag silang hindi nila pwedeng sabihin that they made it perfectly. Ano po? So kumbaga, it is a process of trial and error. Subok dito, bigo. Subok dito, bigo. Subok dito, bigo. Kumbaga, kaya narating nila yung bagay na yon. Maari, siguro, that hindi, kumbaga, yung pagsuko is wala sa kanila. Pwede naman yung i-apply kahit kanino. Pero, sabi nga, magkakaibang personalidad, magkakaiba ng kaisipan, yung kakayanan ng isip, ano po? Yung kanya-kanyang talinong taglay. Ano po? So, kumbaga, kapag nakinig tayo doon sa mga ganung influencer type of people na diskarte na lang, huwag na mag-aral, di ba? So, huwag tayo maniwala sa mga ganung tao. Kasi, they will teach you, tinuturuan tayo, especially yung mga kabataan, tinuturuan mga kabataan not to focus on their studies, ano po? And pagdating na lang araw, I want to be a vlogger also. Hindi po lahat ay nagtatagumpay sa ganitong larangan or else, nagtayo ng negosyo, whatever, pero hindi naman po lahat ay nagtatagumpay sa negosyo. Pero pinaka the best thing to do is to have a diploma and be, ano, kumbaga, kahit saan ka magrating, kahit saan ka dalahin, magnegosyo ka man, magtrabaho ka man, parehas mo yung magagamit. Huwag kayong maniwala na hindi nila nagamit ni katiting yung kanilang mga pinag-aralan kahit yung mga high school teaching na natutunan nila, di ba? So it is kasi sa school ka hinubog eh. Sa school ka dumiskarte, sa school ka lahat diyan nag-umpisa yan. Kaya doon sa nagsasabi that they wala silang nagamit related to their schooling eh. Maniwala din mga sinungaling 'yan. Okay. So na lumayo tayo sa topic, tuloy natin 'to. Ano po no, malaman po niya mga kalinga kung ano po mga binigay natin sa kanila. Siyempre po para ipaalam din kay Ate Christy. Magiging plano po natin mga kalinga para po sa kanyang pamilya, no? Para po kay Ate Christy na hanapan po natin ng lote po mga kalinga. Yeah, that's kaya good. Yan. Thank you, Dudong. So, saan nyo ilagay yan? Saan nyo lalagay yan? Sige, ilagay nyo doon. Baka ano. Pauwi na po si Ate Christy, Nay. Ayan po si nanay po. No? Kayo po yung kapitbahay po ni ano, no? Ate Christy. Kumusta naman po ang pagtira nila dito, nanay? Ayos man po. Okay man po. Sa tingin nyo po, medyo nagustuhan po yung lugar? Opo. Hindi nga lang siya makaasikaso pag linis kasi
Lagi may sakit yung anak niya. Ay, mga anak niya. Okay. Bakit po? Dahil siguro sa ano yan? Sa sipon. Sa panahon siguro. Panahon. Mm-hmm. No? Mm-hmm. Sino pong kasama niya dito ngayon ay? Yung kapatid po niya? Wala na. Ah, wala na yung kapatid niya dito. Kasi noon, nung pagpunta namin dito, andito daw yung kapatid niya na nag-asikaso daw po sa mga anak. So ngayon, siya na lang po mag-isa. So sino po ang ano na, halimbawa hindi kami makakapunta dito, sino po yung nagtusto sa kanilang pang araw-araw? Yung pagkain nila, ganyan. Minsan po, yata nangungutang siya sa mga anak. May mga nagpapautang din naman? Meron man po. So ano talaga yung pangunahing ano niya? Saan siya kumukuha ng pera, ganyan? Hindi ko po alam. Hindi mo din po alam? Paano niya binubuhay din po yung ano niya? Kasi si ate, wala naman po siyang trabaho po, ano? Wala po siyang trabaho. Kaya siguro, napakahirap siguro kung walang tumutulong sa kanila. Ganyan po. So, di naman siya lumalapit sa inyo, Nay. Ganyan. Humihingi ng... Wala naman po kasi hindi mo makalapit. Wala ka din. Wala naman po ako maitulong. Wala ka din po maitulong, ano? Single parents man po ako. Nagpapreskwela ako ng college. Ay, tapos may tatlo pa akong apo na inaalagaan. Patay na yung magulang. So, bali ano po, na pati din po kayo, nagsusumikap din po kung paano opo din mabuhay. No? Opo. Pag natutulungan ko po siya, halimbawa, pag may mga, kaya may sakit siya, mahingi ng ano sa ambulansya, yan tutulungan ko siya. Ah, ikaw po yung mga katulong. Pero sa financial, wala. Pero ilang beses na po nanay na ganyan po, na may nagkakasakit dito, tapos sinugod ka agad sa ano. Siguro mga dalawang beses na yung mga anak po niya. Nandito na siya. Ah, no, nandito iwan na. Iwan ko lang kung nung nasa... O, baka doon sa kabila, baka maraming beses. Ano? Kasi yung mga anak niya medyo ano, mahina sa yung resistensya. Kasi nga po, sa kakulangan ng pagkain, no? Hindi po masyado matustusan ng lahat ng mga anak po niya. Kaya... And to Dudong Ruel, ano? Nakita niyo yung eye bag niya. Diba? So, a man of, ano? Man of focus, man of dedications. Tapos may inspirasyon, which is si Rachel, ano po. So, kumbaga, ako sa totoo lang, I see Dudong Ruel as man with full of convictions, especially sa kanyang ginagawa as a charity vlogger, ano po. So, ari siguro sa pananaw ng iba, kasi magkakaiba daw ng perceptions, magkakaiba ng pagtasa, magkakaiba ng opinion. But still, sabi nga po, anumang pakinggan, pero the ends justify the means. Ano po, kung ano yung ending ng mga ginagawa mo, is yun yung basehan. Why? Sa tulad niya, sa charity vlogger, so marami na siyang natulungan. Kahit nung walang-wala pa siya, hindi pa ganun kalaki ang channel niya, marami na siyang napabayahan sa abot, ano po, sa abot ng kanyang kakayanan, ano po. So, bakit nababanggit yung napabahayan niya? Kasi kung hindi naman dahil sa kanya, hindi naman makukonnect yung sponsors dun sa mga beneficiaries. Diba? Yung full effort dun guys, yung full effort dun is from Ruel of Malalag. Communicate to, sabi nga po, to connect those sponsors dun sa mga beneficiaries na, sabi nga, in selecting na lang dun sa mga taong tutulungan, napakahirap nun yung scouting na tinatawag. Kasi you have to be clever enough para ma-determine mo kung sino yung karapat dapat at hindi. Kasi tanggapin man natin o sa hindi, marami sa Pilipinas, marami sa mga Pinoy ang mapagsamantala. Diba? Mabait yan sa'yo habang tinutulungan mo sila. Pero pagdating ng panahon, maaring bumalik sa'yo. Ano po? Maaring balikan ka, lalo't maraming nagsusulsol. Nangyari na yan before. So, kumbaga, yun yung mga dapat na, yun yung risk sa charity vlogger. Then, sabi nga, hindi lahat ng tinutulungan is bagay parang taos sa puso yung pagtanggap. Kumbaga, once na hindi mo na sila natulungan, parang babalikan ka na nila ulit, sisihin ka na nila, ganito. So, napakahirap din po na maging isang charity vloggers or isang, sabi nga po, ay tulay para sa pagkakabanggawa. Ano po? Tutuloy natin to. Siguro malapit sa mga sakit ganyan, kung anong ano lang, ganitong konting pangit yung panahon, nagkakasakit na kaagad, no? Dahil din sa walang vitamins na iniinom. Kaya masasabi niyo po, Nay, na mas lalo pong naghirap po sa ati Christy ngayon? Sa tingin ko, parang parehas lang. Parehas lang po nung kalagayan po nila doon.
Pero mas maganda sa ngayon kasi may nagtitingin-tingin sa kanya dito. Bali, kayo po. May nagmo-monitor kung anong problema. Pag-alimbawa wala siya, mag-aano siya to, tapos matulong man ako kasi wala naman ako. Tatawagan ko yung isa kong kaibigan para makatulong sa kanya. So at least dito, no, nailipat sila. Hindi na sila nag-iisa, no? Hindi kagaya po sa dating tirahan nila na yun nga po, no, sila lang yung binabantayan. Tapos medyo ano pa, may mga ibang sama, yung lihim na galit pala sa kanila ganito. Kaya dito medyo komportable yung pamumuhay nila, no, yung pagtira nila dito. Pero ang problema lang dito is yung pang-araw-araw dito, no. Kaya ito, hindi ko talaga nakalimutan sila Ate Christina na bibisitahin, no. Kahit sa konting tulong lang po, no, may ano din tayo, may bigay po. Kahit pambigas-bigas nila, no, kasi yung bigas nila dyan, isang kaban po na bigas. Ilang araw din po yan para sa kanila, no. Isang buwan. Kahit buti ng isang buwan, no. So yung problema nilang, is yung ano na lang, pang-ulam-ulam din, no. Kaya, ayun. Eh, siyempre nanay, yung pinunta din po namin dito, no, sa iyo ko na lang po sasabihin din. Kasi meron din pong gustong tutulong po sa kanila na mahanapan po sila ng lote. May alam ka po dito, nanay, na medyo ano lang, affordable lang po, mura lang po na lote. Titingnan ko po doon sa ano, sa isa kong bahay doon, sa 4-4, yung lote niya. Kahit maliit lang po, nanay, no, kahit kasya po ang tatayo nating bahay po na ano, para sa kanila. Basta kaya lang po, kasya pasok sa ating budget, no. Andiyan po, andiyan sila, Ate Christy. Kasama po yung mga anak niya? Sino nagkakasakit po yung but ay yung ano? Yung ang alam po yung bagong panganak na si Pondo sa kailan natin. Ay, kawawa naman eh. Yan sila mga kalinga po. Ay, si Ate Christy. Buti may mapajalibi sila. Baka ano po, ay may palaruan din po yung mga anak po niya. Christy! Naghapot siya na kung sarado ko naman patikap pa dyan sa akin mo. Eh, pasok niyo muna yung bata, ate. Pasok niyo muna kasi medyo ano. Kapot sinda, sabi ko, nagpapatsik kapot ang aki mo. Sige po, eh, grabe. Iyo po. Mukhang dalaga po si Ate Christy, So, ayun po, nanay. Meron po kayong alam po dito, kahit yung lungalote po. Alamin niyo muna. Doon sa ano, alam ko. Kasi yung plano po namin dito, na magkaroon po sila ng sariling bahay. Talaga. No? Kasi ganito po, no? Hindi natin alam itong lote natin, itirahan nila, no? Itong bahay. Baka gamitin sa may-ari. Kayo po yung may-ari nito, nanay. Yung manugang po. Ay, yung manugang mo. Baka darating yung oras na papaalisin ganito, no? Kasi nga gagamitin. Nakiusap lang naman po sila, no, na kung pwede dito titira. Kaya walang kasiguraduhan, no, na sa kanila yung tinitirahan nila habang buhay. Kaya ang mas maganda, magkaroon sila ng lote, no? Kahit yung lote na yun, eh, ipagawa natin ng simpleng bahay lang po nila. No? Diba? So, that's the essence of it. Ano po, with directions. Ano po? So, nakikita natin, inaalam ni Dudong Ruel kung ano yung necessity, ano yung pangangailangan ng beneficiaries. Then, he will find a way para ma-establish yung bagay na kailangan nung sabi nga po, itinutulungan niya. Now, kumbaga, yung pagdating doon sa sariling perspective, pagpaplano o pagtansya ng mga bagay-bagay, nakikita natin kay Dudong how he handle things ano po, accordingly. Kasi napakahirap na tulong ka ng tulong tapos hindi mo naman tiyak doon sa mga tinutulungan mo kung ano yung kailangan nilang tulong. And now, ayun, mayroong mabuting puso na sponsor na maaring magbigay ng lupa kina Ate Christy, which is hindi siya pang samantala. Hindi siya pang panandali ang solusyon. It is a permanent solution that will, kumbaga, help Ate Christy's family na magkaroon ng sariling tahanan na maaring tawaging sariling tahanan. Ano po? So, kumbaga, dun pa lang sa bagay na yon, in creating such kind of, sabi nga po, ay plans, ano po, ahead doon sa mga beneficiaries na meron si Ruel of Malalag. So, napakaganda. Kasi nakikita natin na yung permanenting solution ay nandyan. Ano po? Ayun, tuloy natin na, guys. Maliit lang yung kasya po sila, no? Kasi
dagdag ano din yung kay Ate Christy, no? Dagdag problema yung walang maayos na tirahan. Yes, it is. Wala nga po siya maayos na address po, di ba po? Walang permanent sila, address. Lilipat na no permanent lugar, address. Bagong mm-hmm. ano naman. Kaya yung mga anak niya hindi nakapag-aral. Abulain PA, ano? Kasi no nga, walang, permanent ano, address. Walang permanenteng bahay or address. Mm-hmm. Sige po, nanay, pagbalik po namin, kayo po ang aming tatanungin po, ano? Kung ano pong nakita, yes, nakakita least, ba kayo diba? Ng lote. Para po sa inyo nanay, so, mura lang po yun. May mga tao din na, kasi normal sa tao yung pagiging mapag-aruga sa kapwa. Normal yan, it's normal. Kaya lang, nasisira lang yung relasyon na yun when it comes doon sa mga bagay na hindi na papagkasunduan. That's it. That's the, no, isa yun sa mga factor why yung magagandang pagsasamahan na nasisira kasi nga may mga bagay na hindi pinagkakasunduan. Diba? So, pero sa ganitong sitwasyon, like Ate Christy, napaka-thankful naman kasi may mga tao sa paligid nila na hindi nila kamag-anak. Pero nakikita natin na may concern sa kanila. Ano po? Tuloy natin na guys. Ano dito? Kahit mga kasulok-sulok yung mga lote. Mm-hmm. Ang alam ko dito, ang pabilihan na ng lote dito, 20K ayun. 20K? Mga anong sukat yan? Ano? Kasya 100. Po sa bahay na tatayuin. Ay, malawak. Malawak na. Mm. 100 square meter. Kasi yung lugar dito, hindi naman siya gaanong ano, no? Yung parang ang ganito, oh. Yan, tsaka yan, oh. Ay, grabe. Malawak naman. 20K. 100 square meter siguro. So, ano yan? Kasi barangay site yun. Ah, barangay site. Mm-hmm. Saan po banda yan dito, nanay? Doon sa Puro Cuatro. Yung dati niyang tinirahan. Kapit bahay ko rin. May bahay rin ako doon. Ah, may bahay ka rin doon. Mm. So, alimin nyo muna doon kung ano po may bakante ba. Saan nyo po yun? Hindi. Hindi man. Barangay site 'yon. Ano lang. So dan po kayo, saan po kayo? Saan po kayo magtatanong sa doon sa ano? Kapitan or sa kapitan. Mm-hmm. Kasi pag kay kapitan ako ako sa mabigyan tayo ng mababa kasi sabihin, nasa barangay kasi. Mm, kasi sabihin niyo po, tulong po ang bibigyan namin kina Ate Christy, no? Oo. Plano din namin paggawa ng bahay. Yeah. Tapos yung mailipat sila sa mas malapit na paaralan, no? Mm-hmm. Kasi may paaralan naman diyan, nanay, di ba? Oo. Ay, para pang daycare lang yun. Ah, daycare. At least ilang tsaka ano lang. Tsaka ba dito man sila mag-eskwela, nakakasakay na sila sa jeep. Ah, mga jeep, no? Kung unapas kayo ang jeep, kamasahe lang yata 5 piso. 5 piso lang. Mm-hmm. Okay yun. No? At least ano, Sebastian. Yun nga ang iniisip ko sa kanila, yung bahay talaga. Mm-hmm. Yung komportable at ano na permanenteng yes, bahay. That's it. That's it. Po, nanay, salamat po, ano? Pagbalik po namin ulit, kayo po ang aming tatanungin po, ano? Sige po. Kung wala po kayong trabaho, pwede naman po kayo makabisita doon, no? Okay. Para malaman niyo po. Hmm. Kasi yun din po ang ano namin yung napunta man talaga po ako doon kasi nililinis ako sa bahay ko doon. May bahay pa ako doon. Hmm. Ang nakatira yung nag-eskwela kong college na anak. Ah, doon nakatira. Dito lang kasi ako kasi namatay mga akong dalawang anak sunodan. Ah, diyan po. Kaya yung breadwinner ko wala na rin. Yung panganay niyo po. Single parents man lang po. Grabe. Nanay, salamat po. No, mainit na po dito. Thank you po, nanay. Antahan ko muna si Ate Christy. So, ayun mga kalingap. No, kakarating na po ni Ate Christy dito. Diba? Ate Christy, kumusta po? Okay po yung ito. Okay po yung aso? Mabait yan? Opo. Nakapasok na nga kanin. Diba? Natapakan pa nga ni Tutoy. Bali jacket na lang. Ilang ano na, ilang buwan na? Nakita niyo 'yon? Lo, iba ko. Nakita niyo 'yung concern ni Dudong, 'di ba? Nakita niyo 'yon. Sabi ni Dudong dito. Ay grabe. Yeah. Nakita niyo 'yon, nakita niyo. May ano po kaya 'te? Bay jacket na lang. Ba? Diba? So Dudong knows what he's doing, 'di ba? So isa 'yan sa mga hinahanga ko sa batang 'yan. So 'yung mga every details, mga little details na yan ay nakikita niya. In order not maybe, ano po, una is the community guidelines of YouTube ang mapektuhan. Pangalawa is perceptions of the viewers. Ayan. So, kumbaga, yung mga details na yon, so huwag kaliligtaan as a charity vlogger. Hindi basta lang camera dito, camera doon. So, you have to be clever enough para ma-determine mo yung mga other factors that you will consider kapag nag-create ka ng videos. Ano po? So, tuloy natin. The best yung Dudong. Ilang ano na yun? Ilang buwan na? 3 months. Lo,
Yung baka mo. May sakit yan, yung bata, yung ano? Sinipon po. Sinipon. Saan ang daking anak? Ilan yung anak mo, Ate Christy? Ang dami. Nalang ko anak niyo po ito, ate, oh. Pamangking ko. Kamukha din yung anak. Hello. Eh, ang cute. Laki na si Saan baby. So I do remember when I first reacted this video. Itong series ni Dudong na to Ate Christy. So napanood ko yun nung baby pa yan. Yung unang mga video about Ate Christy. So tuloy natin ba? Grabe. Makahalat. Oh, dyan na lang po. So ayun po mga kalingap, si Ate Christy dito po kayo. Ayan. Baby ko naman yung upuan doon. Ito na lang. Ayos ah. So ayun po mga kalingap at atin pong kausap po, no? Mga kausap po natin si Ate Christy. Ate, kamusta po? Medyo okay lang naman. Oo, medyo hindi na po stress si ate, ano? Opo. Kamusta po ang buhay? Ganun pa. Pagtira po dito. Kayo na lang po dito? Wala na po yung kapatid mo? Opo. Sana po na umalis na? Sa Maynila na po. Okay. Bali, ilang buwan lang po siya dito na nakatira po? Tatlo, no? Tatlong buwan din? Dua na mahigit. So, ando na siya sa Maynila ngayon. So, kayo na lang po dito, ate? Opo. Saan po kayo galing si Daet? Sa provincial po. Sa provincial? Kamusta po yung anak niyo po? Medyo okay na lang po siya. Yung baby, kamusta po? Kakasakit yan, nakakasakit? Ay, ubusipon po kasi tapos nilalagnat po. May ano po dito. So, ate, maghatid kami ng ano, tulong po sa inyo. Ayan, may bigas po kami dito na binigay. Tsaka yung groceries, ano na yan, ito, isang carton po ng groceries. Nice. Galing yan kay Tita Arlene. Anong masabi niya po kay Tita Arlene? Maraming maraming salamat po kay Tita Arlene. Sige po, okay lang po yun. Nagpapasalamat po ako sa tulong po na binigay po ninyo sa amin. Kahit paano po nakakaraos muna po kami. Ayun. Ate, kung halimbawa, ate, wala pong dito po, no, hindi pa kami minsan nakakapasyal dito. Paano niyo po kinakaya yung pang-araw-araw niyo po? Si ate ko po, nakahiram nga po kami ng pera pang pag-check-up dyan. Ah, so yung ate yung nagtutulong sa inyo? Opo. Papadala po siya? Opo. So, araw-araw naman meron siyang ano doon? May kinikita, trabaho po siya. May trabaho naman. So, doon pala kayo umaasa din po, ate. Kaya po yun umalis. Para magtrabaho, makakatulong din. Oh, good. Kumusta naman yung pagtira niyo po dito, ate? Ayos man po. Oo. Pero ate, nakaka-relax po ang ganitong ano, tirahan. Wala pong magulo. Kami lang. Pero ate, pinapangarap niyo po na magkaroon din po ng sariling bahay. Opo. Sobrang pinangarap po. Yan din po ang isa sa ano niyo po. Pinapangarap po para sa, hindi lang para sa iyo, ate. At yun yung minsan nakakalungkot, ano, na gusto natin, pero dahil sa ating kakapusan, talagang nagsisilbing pangarap na lang. Especially sa kalagayan ni ate, how, kung titingnan natin, dahil mahirap kasi ang dami niyang anak. Pero sabi nga, it is up to you kung ano yung gusto mong gawin at kung anong plano mo sa buhay. Pero, and, kumbaga, nagamit ano si Ruel of Malalag ng ating Panginoon para maging magsilbing tulay ano po o magsilbing tagapaghatid tulong para sa kanilang pamilya ano po ni Ate Christy. And it is good kasi nga sabi nga eh, God is good all the time ano po kasi He always find a way to help us ano po. Maniwala lang tayo sa kanya. Tuloy natin guys. Okay, para sa mga anak, sa mga anak ko po. So, siguro ate, sa inyo po, para po sa inyo, ano, makakaya niyo po yung pangarap na yan. So, hindi po, ano. Hindi po. Kasi sa pagkain pa lang po, talagang, ano. Diba, so, mas priority yung pagkain. Pero ate, yan po ang aming pinunta dito kasi nga po, merong isang gustong tutulong po sa inyo na mabilhan po kayo ng lote. Ay, salamat. So, ayan po, ano. Yan po ate, kasi nakita nila yung inyong sitwasyon dito, no. Awa po siya sa mga yung mga anak niyo po, no? Kasi nga wala pang maayos na tirahan, walang maayos na bahay, hindi pa nakapag-aral.
Ate, bakit po na naluha po kayo? Natutuwa. Hoping ano, yung isa yung sa pinakapinagdadasal natin na makapag-aral yung mga bata. Sana, ano, so kumbaga that's mga permanent solution ang tawag doon. Hindi, sabi nga kasabihin naman ng gamot kabayo, ano po. So kumbaga magbigyan ng lote, bigyan ng disenteng tahanan, pag-aralin yung mga bata. Yun yung pinaka-the best na tulong na maaari nilang matanggap. Kumbaga yung pang-araw-araw kayang itawid yan eh. Pero yung pag-aaral, yung pagkakaroon ng sariling tahanan na maituturing mong sa'yo na talaga is the best thing na magkaroon ka sa buhay. Tuloy natin ito guys. Yun po ate, no? Kasi dyan na po magsisimula ate, no? Yung pangarap po ninyo. Kung may lote na po tayo, huli na po natin pagawaan yan ng bahay, no? Ano po masasabi niyo po doon sa gusto pong tutulong po sa inyo? Maraming salamat po sa tutulong po sa amin para magkaroon po kami ng sariling bahay. That's it. Sobrang nagpapasalamat po. Iingay yung mga bata. Bagay bata. Maayos magagawa. Na. Matitiraan namin. Hindi na po kayo mag-alala po ate, no? Kung... titira po kayo sa isang bahay, hindi po sa inyo, no? So, syempre, hindi po panatag yung loob natin na ganyan, no? Kasi hindi din alam na darating yung araw, no? Darating yung panahon na papalisin din po kasi gagamitin yung bahay, yung lote. Kaya ito ate, ito na siguro yung sagot po ate na sa inyong pangarap po na magkaroon po kayo ng bahay. So, yung una nating hahanapin dito is yung lote, no? Kaya po, nagpapatulong po ako kay nanay, no? Yung best friend niyo po, na makahanap po tayo ng medyo mura po na lote para pa sa inyo. Kaya siguro sa pagbalik namin ate, no? Yan po ang aming asikasuhin dito. Kung meron man po kaming mahanap, syempre, no? Syempre, yun po ang ating gagawin, no? Gagamitin natin para pagawaan po ng bahay po sila Ate Christy, no? Paplanuhin natin yan mga kalingap at alam ko po na... makakaya po natin yan, no? Yung tulong-tulong yes, po mga kalingap. Kaya po ate, ano pong masasabi niyo po, no? Ilabas niyo po lahat po ng inyong ano po, sasabihin sobrang po. Sobrang nagpapasalamat po kami sa tutulong po sa amin. Tsaka nagpapasalamat din po ako kay Kuya Mario. Kuya Mario po. Hindi ko po talaga nakakalimutan si Kuya Mario kasi yung po ang naging way para maano. Oo po, para makilala ko po kayo. Yes, sobrang nagpapasalamat po kami kasi kung di po nang dahil sa inyo, siguro hindi matutuban ang... pangarap namin. Mm-hmm. Yan. Basta po ate, ano lang po tayo, no? Laban lang po ate sa buhay. Kasi nga po, ilang mga pagsubok na po inyong napagdaanan, no? Ngayon pa ba kayo susuko, di ba? So, syempre, pagpatuloy natin yan. At alam ko, darating din yung time, no? Yung araw na magkakaroon po kayo ng bahay. No? Matatawag niyo pong sariling bahay talaga. Yes, it is. Kasi nag-alala po sila sa inyong mga anak, no? Lalo na maliliit pa lang. Wala po kayong asawa. So, buti nga po, nandyan po yung si Ate Jenny kasi kung mayo, kung wala po baka kung ano nangyayari sa amin dito kasi bakit? Yung pintuan po namin ganyan lang po. Ikaw po yung babantay din po. Wow. Tinitingnan niya po kami dito. Okay. So kung diba? So those concerned citizen around you, diba? So, mga taong may concern sa inyo, no? So nakakatuwa. Kasi natural sa Pinoy yan. Ano po. Sometimes nga lang sabi nga, kakaroon lang ng indifferences or maybe a misunderstanding kaya nagkakaroon ng problema. Pero hoping that Ate Christy, ano po, may makikita pang mga kaibigan na sabi nga maari niyang hinga ng tulong or maaring hinga ng mga payo para magpatuloy pa dun sa buhay na meron sila. Ano po. Tutuloy natin dito guys. Ah, talagang nagigising po kayo. Bait naman ni nanay. So, ano po ate? The best. Dito po, ano pong nangyari sa ano? Sira na po? Opo. Doon na kayo. Opo, nasira po kasi. Nasira? Tapos dito din? Ah, so sinirado nyo lang po dyan? Opo. Delikado po, no? Dyan po, wala po kayong bintana. Wala po. Hindi naman natin, hindi naman natin itong ipapaayos kasi hindi po sa inyo. Hindi po sa amin. No? Kaya mahirap doon kung ano mangyari po. Basta tama, po, ano, maging ano lang po tayo, no? Maging mapagmatsyag po. At salamat din po kay Ate Jenny, laging nagbabantay po kay Ate Christy dito. Nasa harap lang po yung bahay na mga kalingap. So, nilagyan nyo pala ng mga yero sa harap. Opo. Saan nyo po galing yung mga yero na yan? Dito po. Yung sa gilid?
Ayan po. Tinanggal na po baga yung iba. Mm. So ayan mga Kalingap, ate, masaya po kayo sa balita sobrang, po namin. Sobrang no? Masaya. The best. Hayaan niyo po ate at darating yung na, time no na kakaroon na po sila ng lote mga Kalingap. Kaya po ayan, salamat po no. Salamat po kay Tita Arlene no sa pag-sponsor po ng pagkain nila. Diba? And yes. Syempre salamat din po kay Tita Heidi no, ang gusto din pong malaman no kung may lote ba dito na pwedeng mabili po natin. Shout mga Kalingap. And syempre kay Kuya Mario Heidi, no na tumutulong po sa inyo, siya po yung nakakilala po sa inyo. Ayan. Sa mga viewers natin, anong mensahe niyo po sa kanila? Maraming maraming salamat po sa mga viewers po sa mga nanonood po sa inyo. Kalingap. Mm-hmm. Sobrang nagpapasalamat po ako. Sana po hindi kayo magsawang magsuporta. Ayan. The best yun. The best. Thank you po. Wow, salamat po. The best yun, the best. Hindi po ako eh. Awang wala pa, no? Siyempre, tsaga-tsaga muna dito, no? Tsaga muna. At ano na lang po, no? Para malimitahan yung pagkakasakit ng mga anak niyo. Sunod-sunod pala yan sila. Kakasakit. Ano na lang po, tulong-tulong na lang sa paglilinis dito, no? Kani nag-alis po kami malinis pagdating po namin, hindi ko na maintindihan. Yun na nga. Mira pag maraming bata sa bahay, no? Napakahirap. Pati yung mga lalaki, no? Kaya kung ano mga ginagawa dito. Kaya ayan po, salamat po mga Kalingap, no? Ate, balik na lang po kami ulit dito, no? Para ano po. Nice. Kung ano pong update natin dito sa lote nyo po. Thank you po. Thank you po. No? Mag-ingat po kayo palagi dito at ayan. May bigas na po kayo dito, no? Sige po. Ayan mga Kalingap, alis muna kami. Nay, salamat po. Sige. So, ayan mga Kalingap. Thank you so much po mga Kalingap sa inyong panonood po, no? At thank you din po sa ating sponsor po ngayon, si Tita Arlene Bergado. At sa mga gusto pong tutulong mga Kalingap, no, para po sa ating proyekto dito kay Ate Ate Christy, no? Na yun pong ating plano mga Kalingap, no? Kung if ever na may makita tayong lote at mabili mga Kalingap, talagang automatically, no, yan na po ang ating isusunod sa ating mga naka-line up ng mga pabahay, no. Sa ngayon po mga Kalingap, meron pa tayong naka-line up, no. After po kay Erica na pabahay natin, isusunod natin kay Nanay Francia, no. After kay Nanay Francia, yung sa Sorsogon naman po mga Kalingap, no. Sa Pilar, Sorsogon, and then after doon kay Laika, no. Siguro ito pong panglima natin mga Kalingap, no, na pababahayan. Kahit wala pa yung mga Kalingap, at least kung sino pong tutulong, no, ipunin natin yun mga Kalingap. At yun po ang ating gagamitin kung ready na po ang ating karpintero mga Kalingap. Kaya yan, stay tuned lang po tayo mga Kalingap and abangan nyo po ang ating next vlog. See you soon po mga Kalingap. Thank you. The best yun. Ingat lagi, Dudong. So this is it guys. Ano po? So this is it guys. Maraming salamat sa panonood. Ano po? So in the main essence of it, nakita natin how Dudong Ruel, ano po, baga paano niya ginagampanan yung pagiging isang charity vlogger, ano po, isa sa kabahagi, ano po, isa sa mga pundasyon, isa sa mga, sabi nga po ay haligi na ding maituturing ng Kalingap sapagkat nakita natin yung tiyaga niya para sa pagpapatuloy ng adhikain ni Kuya Bal Santos Matubang. Ano po? So, kumbaga, at the end of the line, sa huli, kumbaga po, makikita natin yung resulta ng kanyang mga pagtsatsaga at pagsisikap para makatulong sa ating mga kapuspalad na kababayan. So, this is it, guys. This is Barlolo's Thinking again. Shout out po sa inyong lahat. At samahan niyo po ako sa mga susunod pa nating video reaction to Ruel of Malalag at saka sa Kalingap. Bye-bye po.